Sir, do you think may basehan po yung impeachment na i-file ever ng mga kontra? Sinabi ko na po, karapatan ninyong mag-file ng impeachment against the president kung sa tingin ninyo may nilabag po sa batas. Pero personally, oh, ako wala po akong nakikita at wala pong basehan. Walang basis po yung sinasabi nilang i-file na impeachment. So, sa patingin ko lang po, hindi po mananaig yan. At ako mismo dito sa Senado, kung sakaling umabot rito sa Senado, eh, hindi po ako papayag. One vote less na po. Sir, what's your take on the Paula's chains apart and he is now planning to join the speakership race? Speakership race? Hindi ba ang mangyayari niyan baka mawala yung check and balance sa House na what the President wants he would get? Congressman Paulo Duterte, isa pong kongresista, at lahat po ng 304 na congressmen are qualified to run if they intend to run as speaker. Lahat po sila may karapatan. At ako, naniniwala naman po ako sa kakayahan ng mga Duterte, including Mayor Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte, Vice Mayor Baste Duterte, and of course, President Duterte. Karapatan nilang tumakbo yan. Pero subalit, hayaan na lang po natin ang mga kongresista. Ako naman po yung nandito sa Senado. Ayoko pong magsalita para sa Senado. So ako naman, sagutin ko lang po yung tanong mo, check and balances. Nasa mga kongresista na po yan kung sa tingin nilang nararapat po nilang iloklok bilang speaker po si Congressman Paulo. Sir, paano po yung sabi ni President Duterte, Knowing the president, kilala ko po siya sa last 21 years. Kung ano pong binitawan na salita ni Pangulo Duterte, ay tutuparin niya po yun. Merong isang salita si Pangulo Duterte. Yan ang pinangaral niya sa akin noon. Kung ano yung binitawan mong salita, tuparin mo. I believe anong binitawan ni Pangulong Duterte, ito pa rin yan. Para sa akin, ha, personally po, naniniwala po ako kung ano yung po yung binitawan ni Pangulong Duterte na salita. But qualified po si Congressman Paulo, equally competent, magagaling po silang lahat ng kandidato. And kung ako po ang tatanungin ninyo, kung ako po isang kongresista, boboto ko siya. Kasi siyempre, unang-una, I value loyalty to Mayor Rodrigo Duterte. So anak niya si Paulo, boboto ko siya. Kung congressman po ako, hindi naman po ako congressman. Sir, clarification lang. Yung sinabi ni Presidente na I will resign pag nag knowing the president, tutuparin ni Presidente Duterte yung kanyang salita. And then si Paulo umatras dun sa unang-unang. Basta pag ano yung binitawan ni Pangulong Duterte, tutuparin niya. Sabi ni Panelo, ako naman, yun ang pagkaalam ko kay Presidente Duterte. Pagkaalam ko kay President Duterte, kay Mayor Rodrigo Duterte, merong isang salita. Pag ano po yung binitawan niya, hanggang sa dulo, tutuparin niya po yun. A man with honor po yan. May isang salita po si Paulo. So you believe that he would resign if Paulo Duterte joins the speakership race? Yes, ma'am. Okay.